Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Kayo po is nasa Munting Hardiness, Sir Mayo Vlogs. Sumaatin po ang kasaganahan, ang kaswertihan ng taong 2023. Nawa po ay nasa mabuti tayong kalusugan, kalagayan. And for today guys, gusto kong ibahagi ang naging matagumpay na propagation ko ng isa sa mga considered fortune plant. Nakakatuwa guys dahil marami na po siyang mga anak na naibigay. Ito po yung isa sa mga panibagong usbong na sisi plant na tinatawag. May nickname po ito na Sansibar Gem. Other name ng ganitong halaman, bukod sa fortune plant, tinatawag din po itong welcome plant, eternity plant at zigzag plant dahil sa kanyang napakagandang postura. I-focus po natin guys para makita po natin ang kanyang kagandahan. Ito po siya. Ang ganitong halaman is napaparami po sa pamamagitan po ng stem cutting. I-focus po natin para makita po natin. So kaya po siya may mga putol na bahagi dahil may pinagbigyan po ko. Sila po talaga is napaparami sa pamamagitan po ng pagkat lamang po ng kanyang mga tangkay. At kapag magpaparami po neto, pumili po tayo ng tangkay na may haba na 5 to 7 inches. Maaari po tayong gumamit ng soil propagation or water propagation para sa ating halaman na sisi plant. Proven na napakabisa neto sa pag-aalis ng mga hindi ka nais-nais na bagay na present sa hangin. Sila pong nagko-convert ng isang malinis na oxygen na kinakailangan po natin sa ating malusog na pamumuhay. Ito yung kanyang panibagong usbong guys na napakaganda. Kapansin-pansin po kaya siya tinawag na zigzag plant dahil sa kanyang alternate na pagtubo ng kanyang mga dahon kagaya po neto. At mapapansin nyo din po na napaka-glossy ng kanyang dahon at ang pagdidilig po para sa halaman na to ay isinasagawa every 2 to 3 weeks. Isa rin po sa mga bagay na dapat nating i-consider is alang-alang kung mag-aalaga tayo ng ganitong halaman ang kanyang lupa. Huwag na huwag po tayong gumamit ng lupa na hindi fast draining and absorbing. Combination siya ng garden, soil, loam soil, cocopeat, carbonized rice hull, vermicast at pumice. At para mas lalo maraming anak, supling at babies pa ang kanyang maibigay katulad ng ganitong bahagi, nagkaroon na po siya ng panibagong usbong, is gagamit po tayo ng organic fertilizer. Ang kadalasang suggested, recommended, iminimum kahi ni Sir Mayo Vlogs sa organic fertilizer. Kung magluluto po tayo ng mga putahe na maitlog, yung pinagbalatan po is wag na wag po nating itatapon. Situit na gagawin po natin siyang pulbos at ilalagay natin sa tuktok na ibabaw ng lupa ng ating sisi plant. Kapansin-pansin po na may mga puting materials or elemento sa kanyang napaka tuktok na ibabaw ng lupa. Nilagyan ko po siya ng powderized eggshells. I see to it that every fourth week of each month is talagang naglalaan ako ng panahon para malagyan sila ng organic fertilizer at liquid fertilizer. Para naman po sa liquid fertilizer, yung banana peel po is hindi ko po siya itinatapon. Inilalagay ko po iyon mismo sa isang container, basyo ng 1.5 Coke or soft drinks at lalagyan ko po iyon ng tubig. And after 5 days, ipinandidilig ko po ang tubig na iyon para sa aking mga Lac and Feng Shui house plants. Kung kaya naman patuloy sila sa pagkakaroon ng magandang foliage, dahon, tangkay at patuloy sila sa paglago ng napakaganda at napakaningning.
Napakabisa din po ng liquid fertilizer para mas lalong lumabas ang variegation ng ating mga halaman kung sila ay under variegated houseplant. Kahit saan niyo po ilagay ang halaman na ito na CC plant is napaka flexible, low tolerant, drought tolerant at hindi niya po kailangan diligan everyday. Kapag nasobran po ang pagdidilig para sa ating eternity plant or zigzag plant is magkakaroon po ng hindi magandang epekto. May tatlong possible effect. Malalanta po ang kanyang dahon, malalagas po ang kanyang dahon at tuluyang pong pwedeng mamatay ang ating halaman sa labis na root rotting or pagkabulok ng ating ugat ng halaman na CC plant. Ang pagkamatay po ng mga houseplant na considered luck and feng shui ay sumisimbolo ng hindi magandang kapalaran, kung kaya wag na wag po nating hayaan na alagaan ang ating mga halaman. Maglalaan po tayo ng sapat na oras, panahon at effort sa pag-aalaga para sa kanila. Wag na wag niyo pong ilalagay ang CC plant sa lokasyon na kanluran dahil yun po ang sumisimbolo ng paglubog at hindi magandang kapalaran. Maglalagay po ng ganitong halaman their best place. Take note of this. Ilalagay po siya doon sa northeast portion ng ating negosyo, bahay, workplace at sa ating opisina. Dahil napakabisa, napaka makapangyarihan, napakahiwaga at ang portion na northeast doon po sumisikat at sumisinag ang araw at yun po ang nagrerepresenta ng isang kasaganahan na masasabi kong siksik, liglig, nag-uumapaw. Bagamat napakapayak lamang po, common house plants sa mga nagsasabi bakit siya nagiging trending dahil sa kanilang kakayahan sa paglilinis ng hangin, considered air filtering at air purifying plants po ang halaman na ito. At kapag naparami po ang ganitong halaman, maglalabas po ito ng sibuyas na kulay puti na bilog sa kanyang mga ugat. At yun po ang magsisilbing daan para makapagbigay ng napakaraming CC plant or zigzag plant. Maari niyo po siyang gawing lucky charm sa paglagay ng 7 laso sa kanyang pinakatangkay. Maraming salamat sa walang sawang pagmamahal at suporta. Ingat po tayong lahat. Naway sa lahat ng bagay ang Diyos ay laging papurihan.